kumusta po at magandang hapon sa inyong lahat. Ngayong hapon po ay may isa na naman kaming makatotohanang pagtatanghal dito sa Ipaglaban Mo. Sa mga panahong ito, nakalulungkot pong sabihin na marami sa ating mga kabinataan at kadalagahan na nagnanais pasukin ang seryosong estado ng pag-aasawa. Ngunit, binabaliwala naman ang tunay na kahulugan nito. Para sa kanila, sapat na ang pisikal na atraksyon at kaunting tibok ng puso para tuluyang lunurin ang mahalagang mensaheng bumabalot sa pag-aasawa. Sa mga ganyan pong pagkakataon, nagkakaroon ng puwang ang mga maling desisyon. Mga kamali ang kailangan munang maranasan bago paniwalaan. Mga kamali ang batas lamang ang maaaring mamagitan. Ganyan po ang kaso ni Sally na naging kasal ng 3 buwan lamang. Nakapagtataka po dahil talagang napakadali. Pero para sa kanya, ito po ay napakatagal at ayaw na niyang madagdagan pa. Bakit po kaya? Tunghayan po ninyo ang kasagutan at alamin kung may katwiran nga siyang iluwa matapos mapaso ang isinubong kading mainit. Ikaw ang pag-asa, na sa'yo ang ligay. Sa piling mo, sinta di ang pagdusa. Kisilamuha ka naman sa amin. Hindi yung nag-iisa ka dyan. Umiinda ka mag-isa. Para kang timang. Para ano? Para magwala dyan. Nandito ako sa birthday mo, hindi para magwala. O hindi para sumayaw na sumayaw. Wala ako hilig dyan. Eh, paano ka pa't pumunta ka pa dito kung wala rin mangyayari sa'yo? Ayaw mo sumayaw? O sige, alam ko na. Dadalhin kita doon sa maraming boys. Alika, alika, alika. Oh, okay na ako dito. Ano ka ba? Para kang babae sa dilim. Paano ka makakapag-asawa niyan, ha? Kung nandyan ka lang. Ikaw rin, maubusan ka. Ikaw pa naman itong gustong-gusto na mag-asawa. Tinan mo yung mga yan. Yung dalawang yan? Kanina, hindi magkakilala yan. Tinan mo ngayon. Sweet na sweet na. Alam mo, kung meron ka may isa sa dyan sa mga bisita mo na gusto makipagkilala sa akin, lalapit at lalapit yan, ano? Fine, sige. Hindi na kita pipilitin. It's your choice. Huwag mo ko sisihin, ha? Bahala. Excuse me, ladies. Can I join you? Yeah, sure. Come, join us. Pardon me for being rude, pero hindi ko matiis na hindi lumapit sa inyo. Oh, you came the right time, the right place. Because I was just about to leave and my friend needs a guy like you. Alam mo, kaya pala, wala ko nakikita mga magagandang babae dun. Nandito pala yung kaibigan mo. Pakilala mo ako sa'yo. Ano ka ba? Kailangan pa ba yun? Ayan, at kaharap mo, di magpakilala ka.
tol, kanina pa naman yung atat na may makilala. Diba? Ito, yan. Huwag ka maniniwala sa kanya. Nagbibiro lang yung kaibigan ko niya. Ay, alam ko lang pala biro si Cecil. Saka alam ko naman, hindi kasing labo ng utak niya utak itong kaibigan ko. Hoy, sige. Dapat lang talaga sa kayo magsama. Pareho yata kayo pinanganak kahapon eh. Hoy, gising. Saan ka pumunta? Anyway. Sally, this is Jing. Kaibigan siya ng kaibigan ng kaibigan ko. In other words, kumbaga siya kamag-anak, third degree ko na siyang kaibigan. Jing, si Sally. Barkado ko yan mula pa noong high school. O, sayo na kayo. Ayaw nyo? Corny niyo talaga. Sayo na! Alis na nga, ano ba kayo? Ako, mabuti pa nga. Kasi baka mahawa sa pagka-immoralidad itong kaibigan mo. Jing, hindi nga immoral tong kaibigan ko. Pero, desperado naman siyang mag-asawa. At pag ang babae ay desperada na, nakakalimutan niya na ang kanyang moral. Anyway, you can use my place in Laguna anytime, anywhere, free of charge. Bye! Sige. Have fun! Pasensya ka na sa kaibigan ko, ah. Sanay na ako kay Cecil, eh. We believe in faith and destiny. Oh, okay. So, naniniwala ka sa hindi coincidence ng pagkakilala natin? Maybe ka atang sabihin. Naniniwala ka ba sa love at first sight? Maganda yung tutok. Baka pwede mo ang sayaw. Pero... Ah, oh yeah, yeah. Anytime, sure. It's my pleasure. Every time na binibisita mo ako dito, palagi ka nalang gumagastos. Pwede ka nalang pumunta dito nang walang dala eh. O, mabuo ka muna. Alam mo, ako nga nahiya sa'yo eh. Kasi tuwing dalaw ko dito, eh nabubulabog ka. Baka magsawa ka agad sa'kin. Nako, eh, pang limang beses pa lang natin itong pagkikita, di ba? Mula nung nagkakilala tayo. Kailan ba tayo nagkakilala? 2 weeks ago pa lang, di ba? So, I doubt kung pagsasawaan kita kaagad. Kukuha mo na kita ba'y nung... Wag na. Ah, nga pala. Kalimutan ko. Actually kasi, kaya ako dumalaw dito para imbitahin ka sanang Bakit hindi mo sabihin sa akin? Nahihiya ka, no? Huwag ka nang mahiya. Kung ano man yung gusto mo sabihin sa akin, eh, tsaka hindi ka mapapahiya. Akala ko ba, kakain tayo at manonood ng sine. Bakit ngayon gusto mo kong dalhin dito sa motel?
Sabi mo hindi mo ako pahihiyain. Ngayon pinapahiya mo na ako. Jing, iba ang manonood ng sine at kakain sa labas kaysa sa magmumotel. Kakain din naman tayo at manonood din ng sine. Manonood tayo. Kaya lang sa loob ng motel. Alam mo, ayoko magalit sa'yo eh. Pero pakiramdam ko, binabastos mo ako eh. Iuwi mo na ako, please. Bago mawala ang... Pagtingin mo sa'kin. Alam mo, Sally, may nararamdaman ka rin para sa'kin eh. Hindi mo may tatago sa mata mo yan eh. Nababasa ko eh. Mahal na mahal kita. Kaya gusto kong maramdaman mo ang pag-ibig ko para sa'yo. At ang gusto ko rin, maramdaman ang pag-ibig mo para sa akin. I love you, and I know you love me. Ayoko, Jing. Masyadong mabilis eh. Masyadong maaga. Wala namang mabilis, wala namang maaga sa pag-ibig eh. Basta ba, may nararamdaman tayo para sa isa't isa eh. Tama na yun, makabuti ng isang magdamag na pagmamahalan. Ayoko sabi eh. Please. Gusto mo rin naman, di ba? Pumayag ka na rin eh. Jing, ang sabi ko, ayoko. Tama na, okay? Okay, okay, okay. Kung gusto mo ng ganyan, ganyan, okay. Ang gusto ko, na magkasama tayo sa magdamag. If you want to be with me, fine, thank you. Lalo kita mamahalin. Pero kung ayaw mo sa akin, I'm telling you this. This is the last time you're going to see me. It's going to be good night and goodbye between us. Ano? Yes or no ang sagot? Tumatakbo oras eh. Sa kagustuhan mong makasama mo ko buong magdamag. Pero hindi sa lugar na to. Sally, motel, hotel, tabing kanto, kahit outpost ng pulis, pareho din yun eh. Ano ba ang diferensya nun? Saan ba gusto pumunta? Ayoko dito sa Manila. Gusto ko dun sa bahay ni Cecil sa Laguna. Yes! Laguna! Here we go! Dad? Susuwain ka? Sabihin mo sa akin, Sally. Saan ako nagkulang sa'yo? Saan? Daddy, nagkakamaniyo kayo. Hindi ako kami nagdaanan ni Jing. Tungali. Anong tawag niyo sa ginawa niyo? Naligaw? Nakipaglamay? Anong ginawa niyo sa magdamag? Na jack and boy? Nakipagpatintero sa loob ng isang silid? Huwag mo nang dagdagan pa ang kasalanan mo, Sally. Mr. Arboleda, hindi ho kami mga konsintitor ng magulang. Lalo pat lalaki yan sa amin. Kung anong gusto ninyo, eh, siyang masusunod. Kaya nga ako kasama namin ng mga anak natin, para mapag-usapan ng maayos ang lahat. Jing, humingi ka ng tawad kay Mr. Arboleda. Sorry po. Pananagutan ko pong nagawa ko. Siguraduhin mo lang na pananagutan mo ang lahat ng ginawa mo. Sapagkat kung hindi, hindi lang ikaw matyatsari, kundi tatakpan ka rin ng tsari. Eh, huminahon mo kayo, Mr. Arboleda. Hindi, pag-usapan na lang natin ng maayos kung kailan natin maitatakda ang kasama ng mga bata. Kayong bahala. Wala na akong pakialam. Wala na akong anak. Sorry, Dad. Para ano ba? Umalis ka na sa bahay nito. At dali mo lahat ng bagay na gusto mong dalhin sa bahay nito. Kaya itong kandali. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Thank you.
tawagan mo si Nina sa Boston. Sabihin mo sa kanyang ikakasal ng kapatid niya. Paliwanag mo na hindi ko na pwedeng pagtagalin to kasi kinakabahan ako baka mag-alsa balutang pa si Sally. Eh pag hindi natuloy ang kasal, hindi ko alam kung ano magiging epekto nito kay Jing. Hindi kaya masyado nating minamadali ang lahat. Jing is not fit to marry. And he might end up with loose ends kapag naging failure ang married life niya. Oo nga. Pero matuloy at hindi, delikado itong mangyayaring ito kay Jing. Kasi alam mo naman yung anak mo. Baka kung sakaling siya makapag-asawa, magbago lahat. Yun din nga iniisip ko eh. Kaya, alam mo, pinakamaganda siguro ngayon. Pakisama mo lang si Sally. Lahat ng magagawa mong pakikisama, gawin mo para hindi siya makaisip na magbago pa. At saka, ikaw nang bahalang magtakip ng kapalpakan ng anak mo. Eto na pala sila eh. Hi, Pa. Hi, Ma. Good morning. Oh. Good morning, Pa. Good morning. Good morning, Pa. Oh, sige. Upo na kayo. Good morning, Ma. Good morning. Hindi na namin kayo pinato kanina. Kasi alam namin puyat kayo. Hindi naman ho kami puyat eh. Ito lang si Sally, mugto ang mata dahil magdamag umiiyak. Natural lang yun. Sorry, Iha. Hindi na tayo nakapag-usap kagabi. Alam ko ang nararamdaman mo. Kaya minabuti ko na hayaan ka na munang makarecover. But crying won't solve your problem. Tama yung umiyak ka ng umiyak, ha? Pero tandaan mo, hindi masasolve ang problem mo. Pabayaan ka lang munang papa mo. Galit pa yun eh. Hayaan mo, tutulungan ka namin makipag-arreglo sa kanya. Basta tayo, wala tayong problema. You are most welcome to be a member of our family. At saka, feel free to move in this house. Lahat ng makita mo rito, ipalagay mo may karapatan ka. Okay? At magmula ngayon, mama at papa na rin tatawag mo sa amin. Okay? Yun din ang sabi ko sa kanya, Ma eh. At para huwag kang mainip, habang hindi pa kayo na ikakasal ni Jing, tuturo ko sa inyo lahat ng sikreto ko. Kung bakit mula na ikasal kami ng papa mo, hanggang ngayon eh hindi pa siya nagluluko. Thank you po. Kumain kayo. Sige na, kain na, kain na. At ako naman ay papasok na sa opisina. May iwanan mo na muna kayo, ha? O, sige. Okay. O, sali. Kausapin niyo naman ako, Dad, oh. Malapit na po kasi kasal ko, Dad, eh. Sino po ba maghahatid sa akin sa altar? Ang Kuya Benjamin ang maghahatid sa'yo sa altar. Daddy, hindi naman po pwede bumaba sa barko si Kuya Benjamin hanggat hindi tapos yung kontrata niya, Dad, eh. Dad, nakakahiya ko sa mga kaibigan ko. Pati ho sa mga kamag-anak natin, nakakahiya, Dad. Ano na lang sasabihin nila? Sally, mabuti naman at natutunan mo ang kahulugan ng salitang kahihiyan. Pero nung gumawa ka ng kalokohan, inalala mo ba ang kahihiyan namin? Ang kahihiyan ng mga magulang mo? Ang kahihiyan ng pamilya mo? Huwag ka nang tumawag dito, Sally.
Aling Etang! Aling Etang! Aling Etang! Po! Po, bakit po? Asan niyo yung dalawang jumbo cheese dog dito? Hindi ko po alam. Kinain mo! Hindi po! Kinain mo! Hindi po! Hindi ko po alam. Sinungaling ka! Ikaw nagbubukas dito ng fridge eh! Ikaw gumalaw niyo, no? Kinain mo, no? Sinungaling ka! Sabihin mo sa akin! Kinain mo, no? Hindi po! Ano? Aling Etang! Sabihin mo, no? Sinungaling! Maganda ka! Sinungaling ka! Ba't ako niluloko mo? Nanjik! Aling Etang! Ano ko ba naman? Bakit ba sinaktan si Aling Etang? Ako ang kumain ng cheese dog. Dahil sa cheese dog, sinaktan mo na yung tao? Baka namin pungatan lang si Jing. Baliwala yun. Huwag mo na intindihin pa. Pasipiko, ilabas mo ng anak mo. Lina, tayo. Tama na nga, kayo. No big deal, really forget it. Huwag mo nang palakihin sa isip mong nangyari at gawing issue. Sige na. Matulog ka na. Susundan ko lang si Etang. Kinasal ko na appointment mo sa kotoryer ngayong araw, ha? Ginawa ko next week yung schedule mo. Yung nga palang cake natin tsaka caterer, ako na rin magpa-follow up. Lalakarin ko rin ngayong araw yung lisensya natin sa City Hall. Pati na rin yung baron ko sa sastre. Sa madaling salita, ako lang lahat ng lalakad ngayon. Sorry. Natamad talaga ako, eh. Okay lang yun. I understand. Magpahinga ka ngayon maghapon para mamaya pagbalik ko, buhay na buhay ka na. Hindi ka talaga galit. Alam mo, baka ikaw nga dyan galit eh. Siguro, doon sa ginawa ko kay Etang kanina. Hindi ako galit. Nasabi ko naman siya, tinataman na ako eh. Mabuti naman. Alam mo yung si Etang? Siya yung nagpalaki sa akin nung maliit pa ako. Kaya lang, ayoko nagsisinungaling eh. Kaya sa pamamagitan ng paparusa, pinapakita akong pagmamahal ko sa kanya. O ano? Hindi ka nagalit sa akin, ha? Hindi. O sige. Tumuloy ka na. Baka naman gusto mong hindi na ako aalis. Dito na tayo dalawa. Huwag na, huwag na. Sige na, umalis ka na. Tapos na tayo sa oras eh. Mamaya, umalik ka kaagad na. Ah, sige. Bakit ka pa kasi tinatamad eh? Eh naman eh. Tinatamad yung tao eh. Sige na, umalis ka na. Ah, sige. Sige, bye. Sorry po. Bawal po sa katulog na katulad ko ang makipag-usap sa amo ko. Aling Etang, kahit ano, sandali lang. Ah, may gagawin pa po ako eh. Aling Etang, sandali lang po naman eh. Sally, huwag mo na siyang sundan. Dahil kahit anong pilit ang gawin mo, hindi makipag-usap sa'yo si Etang. Alam mo, dito kasi sa bahay na ito, mahigpit namin pinatutupad ang pagkakaroon ng distansya ng amo at maid. Naniniwala kasi kami na familiarity breeds contempt.
Kaya lahat ng naninilbihan dito, umaalis na taglay ang disiplinang natutunan sa amin. Kung gusto mo nang kausap, naririto naman ako. Kung nainip ka, marami tayong pwedeng gawin. At teka, mabuti pa turuan kitang magluto. Ha? Sandali. Ihanda ko yung mga gagamitin natin, Ricardo, ha? O sandali lang ang pagluluto, I'm sure matututunan mo ito agad. Madali lang to, paggawa ng hamburger. Yan, ganyan lang yan. Tapos, pagka natimpla mo na, bibilugin mo. Pagka bilog na, meron ka lang naka-form na ganyan na bilog, pipisain mo yun. Pipisain mo. Tapos, kailangan mainit ang mantika. Kasi pagka hindi, mag-aabsorb ng sobrang mantika ang patis, no? Tsaka kailangan yung loob ng burger ay mapiprito sa sarili niyang mantika. Gaya ng ginagawa niyo sa akin. Tama na, Ma. Ayoko na. O, sige. Itigil na nga natin ito. At baka pagod ka na. Alam mo, talagang ganyan yung mga bago pala natututong magluto ay madaling magsawa. Sige, magpahinga ka na. Ako na magtutuloy nito. Huwag na natin ituloy ang kasalan. Binigla mo naman kami, ha? Bakit? Meron ka bang nakita na mali sa amin, ha? Hindi maganda para sa'yo. Sa inyo, wala. Pero kay Jean, meron. Sinasabi ko na nga ba, eh. Yung pabalibag na pagkakasara ni Jean ng pinto kanina, meron kayong tampuhan. Pero hayaan mo kakausapin namin siya. Napakaliit pala yung tampuhan. Mauuwi pa sa walang kasalan. Hindi ho ganun kasimple, Ma. Wala ho kami tampuhan ni Jane. Pinagbagsakan niya ako ng pintuan nang wala namang dahilan. Katulad kay Etang. Sinaktan niya yung tao nang wala namang kasalanan. Uy, baka naman meron lang gustong mangyari si Jane na hindi nangyari. At saka baka meron siyang gustong makuha na hindi niya nakuha. Alam mo naman yung batang yan, napaka-spoiled yan eh. At saka hindi lang yun, pagka yun eh, hindi umayon sa gusto niya, nagagalit. Pero huwag kang mag-alala, yun naman eh, hanggang galit lang. Alam mo yung batang yan, napakabait niyan. At alam ko na yun ang isa sa mga dahilan kung bakit mo siya nagustuhan. Masyado kong mabilis ang pangyayari. Hindi ko na ho napag-isipan. Siguro ho ngayon dapat lang pag-aralan ko ang lahat, hindi ba? Natatakot ho kasi ako eh. Ayokong magsisi bandang huli. Huwag kang matakot. Sinisiguro ko sa'yo, hindi ka magsisisi. Maring sa ngayon, talagang immature pa si Jing. Pero pasasaan ba? Magmamature din yan, lalo na kapag ka merong responsibilidad bilang asawa. Saka hindi lang yun, alam mo ba? Tuwan-tuwa nga kami dalawang mag-asawa eh. Dahil ikaw ang napili niya para maging asawa. Kasi ang tingin namin sa'yo, napakabait mo. Faithful, at saka mukhang understanding ka. Kaya alam mo, ikaw na lang inaasahan namin na siguro makapagbabago sa anak namin. At kung matutulungan mo kami, tatanawin namin napakalaking utang na loob sa iyo. Paano ho kung hindi ako pumayag? Kinabukasan ko kasi nakasalalay dito eh. Kung kinabukasan mo ang iniisip mo, palagay ko dapat na lalong matuloy ang kasal para maiwasan mong kahihiyan mo. At saka lalahanin mo na nakakalat ng lahat halos ang mga imbitasyon. Ikaw rin. Ikaw ang babae. Pag hindi natuloy ang kasal, ikaw ang lugi. Sally,
mas magiging maganda ang kinabukasan mo. Kung walang kahihiyang nakakapit sa'yo, isipin mo na lang, paano kung buntis ka na? Kapag umatras ka, asahan mo bang pananagutan pa ni Jing yan? Magiging disgrasyada ka. Wala ka ng kinabukasan. Inilublob mo pa sa kahihiyan ang pamilya mo. Hindi na naka-atras pa si Sally. Mas nangibabaw sa kanya ang posibleng kahihiyan kesa sa maaring ibunga ng nakitang depekto ni Jing na bumabagabag sa kanyang isip at nagbunga ng takot sa kanyang dibdib. Palibhasa'y gusto na rin niyang mag-asawa. Nagpatangay na lang siya sa bilis ng mga pangyayari. Wala siyang nagawa pa kung hindi magmarcha sa gitna ng simbahan sa saliw ng wedding march. Pero matapos ang kasal, nagumpisa naman ang pagmarcha niya sa landas ng dusa at pighati sa saliw ng mga humahagupit at lumalatay na pananakit sa kanya ni Jing. I love you. I love you. Ay, kuching ang sakit! I love you. Please lang. Marami kasi akong gustong malaman eh. Aling Etang, tulungan niyo naman ako. Sinasaktan. Kasi, babae ako. Lalaki lang ang nananakit. Ang mga lalaki, pinapakita nila ang kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng pananakit, lalo na pagka may nagawang masama yung mahal nila. Batang yan eh, lumaki sa ganung maling katuruan eh. Nalito tuloy. Kaya nang lumaon, ay kinukusa na niyang magkasala para parusahan ng ama niya. Kasi yung bawat hagupit na sintur ng daddy niya, ang dating sa kanya nun eh, hindi sakit ha, kundi kasiyahan ng kalooban. Ay nako. Kasi yun lang ang paraan kung paano niya nararamdaman ang pagmamahal ng kanyang ama. Aling Etang, paano niya ako pinapakita sa mga kaibigan niyang pagmamahal niya? Ay, yung batang yan eh, lumaki ng halos walang kaibigan. Kasi parating ang iniuwasan eh.
At kung makadama naman siya ng pagkagiliw sa isang tao, ayun, ganun din. Kung ano nung pananakit ang ginagawa. Iyon ang paraan niya ng pagmamahal eh. Paano naman ho yung daddy't mami niya? Yung pa isa. Alam mo yung daddy niya, yung dati bumubugbog sa kanya noon. Aba nang magbinatayang jean na yan, siya ang bumubugbog sa daddy niya. Pati mami niya, sinasaktan niya. Eh ako nga eh, damay din eh. Ay, kunti lang malaki yung pinasusweldo nila sa akin dito. Naku, tagal na ako nag-alsabalutang. Pero bakit ganun ho? Nung naniligaw pa ho siya sa akin eh, normal naman ho na pagmamahal ang pinapakita niya sa akin. Ay nako, panapanahon yan. Siguro, tiyempo-tiyempo. Alam mo naman noon, marunong pa siya magpigil lang damdamin niya. Oh, eh pero ngayon sa palagay ko, wala na. Bumigay na utak niya. Kaya, ayun, tingnan mo, hindi na nakakakilala ng tao, o dahilan, o rason. Wala na, basta na lang nananakit. Naku, nakakatakot na tao yan, kaya ikaw, alam mo, mag-iingat ka. Yan si Jane, isang araw, parang maamong tupa. Eh, naku, wala na eh. Ngayon ba, nakikita mong kinikilos niya? Hindi na niya alam kung siya ay nakakasakit, natutuwa, nagmamahal o ano. Ay, delikado yan ha. Pag may simpong niyang Jane na yan, masahol pa yan sa hayop. Iingat ka. Sinasanay ko sarili ko. Sinasanay mo sarili mo saan? Kasi alam mo, Sally, dumadami ng tao dito sa Maynila. Kaya naisip ko, mawawala ng space sa hinaharap. Mapupuno itong Maynila. Kaya magkakaroon ng rotation. Buong establishment magkakaroon ng 24-hour shifting. Hospital, simbahan, sinihan, restaurant, department store, lahat yun. Magkakaroon ng pang-umaga, magkakaroon ng pang-gabi. Mga pang-umaga, nasa bahay sila sa gabi. Iyon mo pang-gabi, nasa bahay sila sa umaga. Eh, baka matapat ako sa pang-gabi. Kaya tinuturo ako sarili ko ang maging gising sa gabi. Kutsi! Kutsi! Katamaan! Jing. Jing, masyado pa namang maaga eh. Tsaka mo nalang sanayin yung sarili mo. Bakit mo ba ito nakikirama? Siguro kasi pang umaga ka. Kaya gusto mo rin ako maging pang umaga, no? Jing, kung ano man binabalak. Jing, huwag mo rin tuloy, Jing. Parang awa mo, Jing. Ang galing kong artista, no? Napabilib kita, no? Say you love me. Say you love me. Ah!
love me. Say you 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 love me. I love you. Uy, Sally! Alas 4 lang umaga. Sino ginaw mo ako tutulugan eh? Ba't ka ba natutulog? Sipato na eh. Umaga na eh. Natok ako eh. Sinabi ko matulog ka. Sinabi ko matulog ka. Ha? Kakain na ako dyan. Kakain na ako dyan. Ito, ito, ito. Ayan. Wait naman palang asawa eh. Ito. Sige, kumain ka para magising ka ha. Tapos, hindi ka na matutulog ha. Kain tayo. Sige. Sige na yung kape ko. Sige na, sabay na tayo, dali. Ang bait mo palang asawa eh. Kumain ka, ha? Ako nagluto niyan. Sally. I'm sorry, ha? Alam ko masamang masama loob mo, eh. Patawarin mo ako. Eto nga, nakalood na ako sa harap mo, eh. Para bigyan mo ako sa pagkakataon. Para mapatunayan kong mahal na mahal kita. At para mapatunayan ko rin hindi ka nagsisisi sa pagpakasal sa akin. Sally, please naman, oh. Give me a chance. Na lang lahat ni Sally sa iyak, pero nangangarap pa rin siya na balang araw ay tuluyan ang titino si Jing sa pamamagitan niya. Namuhay siyang labas sa katotohanan
katulad ng mga magulang ni Jing na umaasa pa rin sa pamamagitan ng pagpapamilya, magbabago na rin ang kanilang anak. Mapayapa, maligalig, maligalig, mapayapa. Pinilit ni Sally na makiagapay sa sariling mundong gawa-gawa ni Jing. Hanggang sa lumipas ang 3 buwan mula nang nakasal sila, umuwi isang tanghali na masayang masaya si Jing. I love. Ay, mukhang masaya ka. Oo, masaya-masaya ako ngayong araw. Kasi kanina pa ako nagjijogging dun sa may kanto. Tapos may nakita ko isang magandang babae. Sexy! Sexy pa sa'yo! Tapos alam mo, niyaya ko mag-date mamayang hapon. Kaya, bigyan mo akong pera. Protect man, hindi na ito mauulit. Ngayon lang. Ang kapal mo, ano? Sige na, bigyan mo na ako ng pera bago ako magalit. Sige, magalit ka! Ano? Anong gusto mo? Bibigyan kita ng pera? Eh, hindi naman ako siraulong katulad mo eh! Sino talaga magalit ako? Sino siya? Ha? Sige! Ituloy mo yan! Patayin mo ako! Mabuti pa ka, patayin mo ako eh! Siraulong ka talaga, ano? Ano na naman yan? Ano na naman yan? Saka ba? Patay na meron kung matanda ka. Tutuhugin ko kayong dalawa! Ha? Jing! Jing, tama na yan! Jing! Akin ang kutsilyo.
hindi ko na mapapalagpas ang ginawang pagtatangka sa buhay mo ni Jing. Idi-demanda natin siya. Huwag na ho, Dad. Ayoko pa ho. Lumaki pa yung ulo eh. Tama na ho yung pinatawad yun na po ko, Dad. At tinanggap dito sa bahay natin. Pero natatakot pa rin ako eh. Baka sundan ako dito ni Jing tapos pati kayo madadamay pa. Pa, hindi siya makakapasok sa bahay nito. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Kung ano man ang binamalak mo, huwag mo nang ituloy. Kung hindi, magkakalintitan tayo. Kalintikan ako, magkakalintikan! Balik mo ang asawa ko. Dad, huwag mo kubalik sa kanya, Dad. Dad, huwag mo kubabalik sa kanya. Narinig mo sinabi niya! Lumayas ka! Ayaw na sa'yo ng asawa mo! Umalis ka na rito! Umalis ka na! Akan sa'yo! Ang asawa ko! Tuluyan ang nakipaghiwalay si Sally kay Jing, pero hindi pa rin doon natapos ang lahat. Kahit saan pumunta si Sally, ay nakasunod sa kanya si Jing. Para siyang takas na preso na takbo ng takbo at tago ng tago. Nakapagtrabaho nga siya pero agad nag-resign dahil sa mga panggugulo ni Jing. Kaya't napilitang hilingin ni Sally sa tribuna ng simbahan na pawalang bisa ang kanilang kasal. Inilahad niyang lahat ang mga kinikilos ni Jing na nagpapatunay na wala talaga sa hustong pag-iisip si Jing para pasukin ang seryosong estado ng pag-aasawa at hindi abot ng kaisipan nito ang tunay na kahulugan at responsibilidad ng isang asawa. Nagtagumpay naman siya at pinawalang bisa ng simbahan ang kanilang kasal matapos ng mahaba at masugid na pagsusuri. Natuklasan ng tribuna na si Jing ay may abnormalidad na taglay na tinatawag na psychological disorder, kung saan siya ay nagkakaroon ng dalawang personalidad at psychological defect tulad ng pagiging lasenggo at babaero. Sang-ayon sa canon law, isa itong moral impotency na sapat na upang mapawalang bisa ang kasal. Katulad ito ng tinatawag na psychological incapacity sa bagong family code na basihan din upang pawalang bisa ang isang kasal. Gusto pong bigyang din ng programang ito na ang pagkakaroon ng mga nabanggit na abnormalidad ay hindi agad-agad nagbubunga ng pagpapawalang bisa ng isang matrimonya. Sinusuri po munang maigi ang mga bagay na ito bago bigyan ng kaukulang desisyon. Bawat kaso po ay may sariling katangian at mga ebidensya, kaya't hindi natin agad masasabi na magiging parehas ang desisyon. Mas mainam po siguro kung ang mga binata at dalaga nating nagbabalak na lumagay na sa tahimik ay suriin munang maigi ang inyong kasintahan, pakakasalan. Dahil baka imbis na sa tahimik ay sa gulo sila humantong o dili kaya'y tuluyan ng manahimik. Tandaan po ninyo, ang pag-aasaway hindi parang kaning mainit na kapag isinubo at napaso ay maaaring iluwa. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Atty. Jose Sison na nagsasabing nawa ay isa na namang kasong may aral ang naiwan namin sa inyong isipan ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at lagi niyo pong isaisip na kapag may katwiran, ipaglaban mo. Pag-asa, na sa'yo ang ligaya, sa piling mo, sinta at ang pagdurusa. Madilim na kahapon,
ko na alintana. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nang bago. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ikaw lalaman mo ang pag-ibig mo. Ikaw lalaman ko hanggang sa dulo ng thank you.